So again, good day, welcome back to our channel, and if you're new, please do like and subscribe, hit the notification bell para updated kayo every time na may bago tayong upload. So today, pag-uusapan natin si Pegaxi at magkano na ba yung mga price dito sa laro to. So yung Floor Pega, which are the Pacers, nasa $4 yung ano, pinakamababa. Now, sa Pacer yon, sa Rare naman, pinakamababa, $10, isang Rare. Lugi ka nito, $10 lang. Gastos ka ng 23K na Vis. Epic $20 or 19 or almost 20 nga, $20. Legendary 29, pinakamababa. Mababang win rate din to, yung mga masyadong mga patapon talaga yung ano, yung mga pega na to. Walang ano, walang kapanapanalo to pag ni-raise mo. So based on performance, mababa talaga. So yan yung ano, floor price ng Pega. Now let's go to the price ng Vis. For the meantime, tignan natin si Bitcoin. Escalating upward si Bitcoin ano, pero pag natignan mo yung ano, yung chart, 4-hour chart, so posibleng magpump to si Bitcoin. Kung ngayon na siya magpa-pump, posibleng mag ano ba to? Ba't ayaw mag-drawing nito? So, okay. Posible siyang mag-pump ng tuloy-tuloy pa ganyan. Si Bitcoin. Kung ano yan, kung yeah, kung kompleto niya yung ano, yung cycle. Pero, yeah, binasag niya na yung ano eh. Downtrend, no? Ano na siya, naghanap na siya ng swing dito banda. So, kung tuloy-tuloy pa yan, posible pa dapat mag-dip pa dito yan. Pero, nag-flat na siya eh. Nag-flat siya dito eh. Posible siya mag-head and shoulder. So, another wave ng ano, up and down. Pump, tsaka dump. Tapos, after nun, tuloy-tuloy dump yan. So, posibleng bumalik siya dito sa 26700 na price. Or, either, mag-todo pump. Yan lang yung posibleng mangyari dyan. Dalawa lang. Now, let's go to the Vis. So, si Vis. So, based off previous video ko, in-estimate ko na or pre-dedict na natin na magdi-dip siya, so hindi nga tayo nagkamali, nag-dip pa nga. So nag-dip pa siya dito banda, then nag-flat na rin siya, so sumabay siya kay Bitcoin. After the dip, nag-flat na siya. So as you can see dito sa 1-hour frame, ayan, nag-dip then nag-flat. So ganun din yung ginawa ni ano, ni Vis. Nag-dip siya, then nag-flat. Ito, dito banda. Nag-dip, then nag-flat. Yan. So, ito yung dip. Then nag-flat. So, nag-create lang siya ng konting pump. Siguro, may naglakas loob na ipaangat yung price. Pero, talaga hindi kaya ng ano, bear market. Bear kasi yung market ngayon. So, lahat pababa. Including yung mga altcoin. So, yan. Pababa. Then, nag-flat. So, magkasing tulad talaga kay Bitcoin yung ginawa ng Vis. So, yun. Yun lang posibleng ano, yung
posibleng mangyari kay VISC. Kung anong galaw ni Bitcoin, yun din yung mangyayari kay VISC. So, either pag nag-pump si VISC, I mean si Bitcoin, pump din to si VISC. Pero, yun nga, yung sinasabi ko pa ulit-ulit, pag nag-pump yan, may magdadump talaga. Instead na magtodo 100% pump, dito pa lang may magdadump na. So, magkikreate siya ng ganyan. Then, pipilitin ulit na ipump yan. Then, may mafafad naman or masasatisfy dito sa price. Magdadump ulit yan. Then, magpapump ulit. Pump ulit. So, yun yung posibleng mangyari dyan sa price ng VIS. So, instead na magtuloy-tuloy isang straight na green, ganito yung mangyayari. Pero, still, magpa-pump siya. In a way na, sayang lang din yung, sayang yung pump gawa. Kasi, ito yung nag-create ng, ito banda, ito dito. Yan yung nag-create ng parang, pumigil. Ito yung pumigil sa tuloy-tuloy na pump. So, kung itong straight na dump na yan, kung ginawa lang tuwid na papunta pa ganyan yan pataas, edi sana itong guhit na to, nadagdag dito yan. So, mas mataas sana yung lipad. Biruan mo, ito yung difference, oh. Compared mo dito. So, may difference yung ganitong height. So, lugi. Lugi talaga. Kaya, sana kung mag-pump, mag-bull yung market, huwag sana magbentahan muna. Antayin nyo muna magsagad yung or ma-hit ng Bitcoin yung resistance niya bago siya bago kayo magbenta. For the meantime, abang-abang lang talaga sa galaw ng Bitcoin. Kasi malapit na talaga to eh. Ang sobrang lapit na nito eh. Nahanap na nga lang ng naghahanap na ng swing si Bitcoin. So, ito yung, nag-flat na rin siya. Hindi na rin siya gumalaw. Nakigaya siya kay Bitcoin na pag after niya nag-dump, nag-flat na rin siya. So, yun yung nangyari kay Viz. So, di pa rin natin inaalis yung possibility na 20K si Bitcoin. So, dito babagsak yan. So, ayan, since na-break niya yung dito, banda. Ayan, laki ng candle, oh. So, since na-break niya yung support, so, posibleng, magtuloy-tuloy siya. Dapat pala ganito, ayan, hindi. Anyways, 20K yung posible talagang i-hit ni Bitcoin or either bumagsak pa siya dito. Pero, 20K safe na purchase na yan. Either you will face another dip or magpapump na siya. So, yun lang yung update natin ngayon regarding sa synchronization ni Bitcoin kay VIS. Chill pa rin yung price ng VIS. Hindi naman masyadong nag-dip. So, kung i-check natin sa CoinGecko, magkano ba? So, yan. Nag-pump pa nga, 3%. So, ayan. Ito na yung price. So, kung meron kang 23,000, at least may 200 ka. So, not bad. Not bad na rin yan. So, kung may extra ka, pwede ka nang bumili ngayon kung extra mo lang. Pero, antay, kung yung mga walang extra, antay muna na gumalaw si Bitcoin. Antay nyo muna. Pag gumalaw to, saka na kayo bumili sa VIS. Or kung bibili ka man or hindi, or kung magbibenta ka, abangan mo lang yung Bitcoin talaga. So, this is not a financial advice. Opinion lang natin to. And this is what I see. And sinusunod ko lang yung sarili ko. So, kung ano man yung effective sa akin, might probably are not effective
on you. So kanya-kanya tayo ng ano ng way to be much more effective yung ano trade natin and also yung journey natin or venture natin sa NFT. So yan, hanggang dito na, peace and out, chill.